per order, abot kami ng mga 400 to 500 per store. Wow! Orani, ang bayan ng Bataan ang pinakasikat sa seafood dahil pangingisda ang pangunahing hanap buhay dito. Bago kami magtungo sa Cheding, sa inagtungo muna kami sa Orani Public Market upang bumili ng seafood na itatoppings natin sa pansit natin mamaya. O Pops, tamay narinig nyo, itatoppings natin. Malalaman nyo yan mamaya. Kasama ko nga pala si Nikki, ang matalik na kaibigan ko at isang TikTok star. Tara, at samahan nyo kami mamalengke. Nikki! Carl! Welcome back to Bataan! Yes! Ayan, so nandito tayo sa Orani Public Market dahil sabi ko nga sa'yo, dadalhin kita sa pinakasikat na pansitan dito since 1950s, yung Cheddings. Pero bago ang lahat, nandito tayo sa Orani Public Market. Alam mo dito, Nix? Actually, alam ko sa Orani, dito yung baksakan ng sikat na mga seafoods. Fresh seafood. Fresh seafoods, okay. Tapos balita ako kasi, dito sa Cheddings, eh, pwede ka mamili ng seafood na gusto mo, kahit anong toppings. Ah, pwede yun. Tapos ipapaluto mo sa kanila. Pwede yun. Pwede. Eh, ikaw ba, anong gusto mong... Actually, anong gusto sa mong... ano mga toppings ng palabok, mahilig ako sa hipon. Hipon. Tapos? Pwede rin natin itry ang tinapa. Tinapa? Ahong, kalabar. Kumbaga, kunyari sa pansit luglog ng Cheddings, ano yung masarap i-toppings para sa inyo? Hipon. Hipon talaga. Hipon. Perfect na perfect. Kasi hinahalo nila, may alamang eh. Alamang? Eh, total, nandito na lang din kami. Siguro, order na rin tayo ng hipon. At okay mo, order hipon. Ate, maraming salamat. Thank you so much. Nikki, naka-order na tayo. Punta tayo sa Cheddings. Tara. Tara. Sari-sari ang pansitan dito sa Bataan. May spabok, pansit bihon, palabok, o pansit luglog. Pero kung usapang pansit lamang, eh, sa Orani na matatagpuan ang pinakasikat na pansitan. Heto, ang Cheddings. Nagsimula pa noong 1950s sa lumang palengke ng Orani. Sila Lola Cheding at ang ate niyang si Lola Chayong at ang asawa ni Lola Chayong na si Lolo Ako ang nagsimula nito. Kilala sila sa kanilang pansit palabok or mas kilalang pansit luglog. Pero bakit nga ba luglog? Makakakwentuhan natin si Papa Jack, ang area manager ng Cheddings. Papa Jack? Yes, good morning. Magandang araw. Pops. Kasama ko si Nikki ngayon. Nikki, sir. Hi, Nikki. Ma'am Nikki. Welcome to Orani, Bataan. Sir, gandang salubong nito, ha? Gandang yes, salubong. This is the famous palabok and ating mga kakanin dito sa Orani, Bataan. Sir, total nabanggit mo na. Paano ba nagsimula itong Cheddings? So, nag-start sila noong 1950. From the scratch, they call it pansit palabok, pansit luglog. So, doon sila nag-start. Pero sir, bakit siya tinatawag na pansit luglog? Tinatawag siyang pansit luglog kasi yung noodles natin, actually, famous yung noodles natin dito sa Bataan dahil nga yung ating ginagamit is gawa sa galapong. So, which is gawa siya sa rice. Hindi siya yung commercial noodles na factory made. And then, ang ating sauce is gawa din siya sa galapong. And then, kaya siya tinawag na luglog. Then, yung noodles, iluluglog siya dun sa mainit na tubig. Eh, i-answer yung nasa-serve niyong pansit kada araw? Kada araw, siguro madami. Then, including dining and takeout, siguro per order, abot kami ng mga 400 to 500 per store. Wow! Isang araw ah. Kasi it's very affordable. Ang ating price is only 45 pesos per order. Anyways, Papa Jack. Yes, Paps. Super excited na kami ni Nikki Tikman dahil nagugutom na rin kami. Maraming salamat. Yes. Kaya binihintay natin. Chara! Okay, so ito yung ingredients natin for palabok sauce natin. Ito yung galapong gawa sa bigas. Ito yung ating raw atsuete. Ating special oil. Salt at bechin na ang magiging end result ang ating palabok sauce. Yun ang paggawa ng sauce. So, Papsui, voice over mo na! Aba, nautusan pa ako ah. Pero anyways, maraming salamat Papa Jack. Ganito ang proseso ng pag-assemble ng pansit luglog. Kukuha ng noodles sa gawa sa galapong, iluluglog sa mainit na tubig. Malambot na, ay lalagyan ng palabok sauce. Lalagyan din ng secret special oil, paminta, alamang, chicharon, itlog, at bawang. Pinaluto na rin namin ni Nikki ang seafood na nabili namin kanina sa palengke.
Ready ka na ba? Tara, kumain na tayo. Nikki, nandito na yung ating pansit luglog dito sa legendary Cheddings. Nakakain ka na dito, Nipa, no? Actually, first time. So, na-excite talaga ako. Oo. Oh, akalain mo, 1950s pa to. Kalamansi. Anyway, salo natin. Okay. Pansin mo, Nikki, no? Tawag dito, galapong yung noodles niya. Kaya mapapansin mo, hindi siya normal na noodles ng palabok. Oo. Makapal-kapal siya. Kita mo, actually, no? First time ko rin makakita ng ganito. Oo nga, alam mo, nakakatuwa pa siyang kakanin, eh, no? Oh. So, yan, yung sauce nila. Pansin ko, not too, not overpowering din. Cheers! Mmm. Wow. Kakaibing texture niya. Ano ba, parang texture niya para siyang malambot na makapal. Na medyo parang kakanin niya. Parang ganun, pero pinaka gusto ko doon yung flavor ng sauce. Tamang alat lang, seafood flavor nandoon, yung alamang nalalasahan ko, yung garlic nandoon. Pwede natin gawin. Ito yung pinalengke natin kanina dito sa public market. Tinapa, hipon, pinaluto na rin natin dito. Ganun yung traditional dito. Sabi nga nila, sabi ni Sir kanina, dati pa lang, yung mga suki nila dito, namamalengke dyan, bumibili na kahit ano, talaba, hipon, kahit anong pwede, utak ng baboy. Tapos pwede rin yun. Pwede rin yun, tapos papaluto nila dito, papasabay nila sa pansit luglog nila, yun yung toppings. Siguro, okay. Kasi kuha ka ng kahit gano'ng karami gusto mo, ako lalagay ko konting tinapa. Ako hilig ako sa hipon. Ako so, rin eh. Actually, siguro mga, ayan, okay na to. Ayan. Tapos, ito may celery rin tayo. Para kunyari, healthy. Diba? Pampalis konsensya. Lagyan okay. Kita, konti. Thank you. Tapos, lagay din ako konti. Ready ka na? Ako kukuha ako nung may hipon, tapos may tinapa rin. Sarap. Katas na pinamalente natin. Katas! I mean, alam mo, tsaka ano yun, no? Parang hindi siya gano'ng malansa. Oh. Alam mo yun? Puto ito, galapong. Puto galapong. Galapong, okay. Tas puto galapong. Okay. Yan, so yan yung puto. Experimento. Tatoppings ko na lang. Parang samgyup pa. Tapos, ready ka? Dapat malaking subo ito. Cheers! Ay, cheers! Banana! Super bagay. Bagay, no? Ikaw, Nis, tingin mo, anong nagpapa-unique nitong palabok na ito na tingin mo sa palabok sa Manila? Actually, yung pinaka... ito, yung luglog. Yung luglog talaga, no? Oo, kasi... una, first time ko makarinig ng tawag na luglog sa palabok. Tapos, second, minsan lang ako makakain ng ganitong texture ng palabok. And third, masarap siya. Diba? Kasi minsan, may binabagayan din yung ano eh. Exactly. Pero ito, talagang match na match lahat. Ang dami na natin tikmang klase ng palabok eh. Ang hirap na nga paano i-differentiate yung palabok kasi halos pare-pare siya ng lasa. Pero ito, hindi lang ako personally, hindi lang dahil sa texture. Pero yung lasa niya, medyo iba din. Alam mo yung parang mabait yung lasa niya. May trademark. May trademark. Ganon. Saan ito? Sa Cheddings to. Sa Cheddings to. Parang ganon. Nikki, tapos na tayo sa ating pansit luglog. Masarap din sa Cheddings. And dessert natin is halo-halo. Pero ang pagkakaiba sa halo-halo na to? Actually kasi, tsura pa lang ha. Dito talaga sa Bataan, sikat talaga yung Gino's ice cream. So, yun na nga, pinagsamang halo-halo, tsaka ice cream. Which is yung flavor is? Gabi. Gabi yun yung parang signature dito. Oh, okay. 50? 50 daw, no? Tama, 50 pesos. Look at that, pare. Generous amount. Tapos yung ice cream din ang laki. Gawin natin. That's halo-halo. Halo-halo natin. Okay. Lang sa akin na. Luging-lugi ka. Sarap. Tsaka sobrang unusual ng gabi. Oo nga, gabi ice cream eh. Pero yun nga, Nix, toppings pa lang yun. May iba't ibang minatamis sa ilalim. So may beans, may saba. Ayan, so kaya kuha tayo. Gusto ko yung halo-halo talaga. Cheers! Cheers! Tapos ano siya, no? Ang dami niya minatamis, pero hindi siya sobrang tamis. Sakto lang din. Nix, dito na siguro nagtatapos yung food trip natin sa Cheddings.
At masarap siguro tapos ito with a cheers of halo-halo. Nikki, maraming salamat. Cheers! What a way to end this Bataan series, mga paps. Yung ganitong pagkain, yung ganitong pansit, eh, simple lang, pero punong-puno ng lasa. Pero bukod sa recipe na nagpapasarap sa pansit ni Lola Cheding, ang mas nagpapasuccessful nito ay yung mga taong nasa likod nito dahil punong-puno sila ng puso at pagmamahal sa kanilang mga trabaho. Once again, salamat at see you soon again, Bataan. Nikki! Carl! Nabusog ka ba sa pansitlog natin? At yun, maraming salamat sa pagkasama. At guys, Nikki, pa may gusto ko promote. Follow nyo ako sa TikTok at Nikki Merilo. Yun lang. Ayan, Nikki, isang matalik na kaibigan. Kasama ko sa mula, nagsisimula pa lang ako. At it's nice to be back sa Bataan. Yes. At makasama ka sa episode na to. At syempre, after nito, syempre, magkasama pa rin tayo. Lala yung magagawa. Kahit ayoko na, kasama pa rin. Wala choice. Kaya, Pops, kung nagustuhan yung video na to, huwag ka naman subscribe sa YouTube channel at Chewy Show. Si Pops Chewy, kasama si Nikki. Ang sabing, stay safe. It's a good night and goodbye.